Daddy. Mommy. Tia. Ang pakilasa ko kaya may kilolipap ako kay Bunoy dahil hindi ko kayo naisama kahapon pagpunta ko sa clinic kasi kasama ko si Budiday, ang hirap mag-film, sinubukan ko kung kaya pero hindi talaga kasi kaya yung result, babalitaan ko lang kayo ng result dun sa transbi ko. One month and 2 weeks. Yan. May problema lang ako. Kasi, meron siyang internal hemorrhage. Yung diagnose niya ay very early intrauterine pregnancy. 5 weeks and 5 days, age of gestation by CRL with faint cardiac activity, minimal subchronic hemorrhage. Ang ibig sabihin itong faint cardiac activity, yung heartbeat niya ay medyo malabo. Ibig sabihin, hindi siya ganun ka-active, kaya rest lang ako muna. Tapos, meron siyang internal bleeding. Hindi naman ako nag-bleed sa labas. Wala kang pagdudurugo sa akin dito sa vagina. Pero, meron akong internal bleeding. Na kung saan, kailangan ko ng rest. Hindi naman sinabing bed rest, pero bawal na akong magbuhat dito. Ang bigat nito. Hindi naman ako naging negative. Although, yung impression niya ay medyo risky talaga kasi may internal bleeding, kailangan ko lang talaga ng rest. At bawal ma-stress. Bawal ako sa mga pagkain na maaalat. Bawal ang soft drinks. Saka yung mga bawal sa buntis na pagkain. Ano ba yung mga bawal na pagkain sa mga buntis? Mahirap talagang magbuntis kapag above 35 na. Ang timing na magbuntis ay 25 to 35. Kaya ako 38 na. So, medyo risky na nga kasi 38 na. Kaya lang gusto ko pa mag-anak ng lalaki. Pero, kakayanin ko to. Kahit matanda na, kakayanin ko to. Hindi lang ako mag-stress. Paghugas nga ng plato si yung partner ko na yun, naghugas ng plato ko doon eh. Tapos, pagdating ng 6 onwards, hanggang yan, mga 6 hanggang gabi, yung alam mo yung parang pagod na ako, tapos naantok na ako, kung nakakatulog, gusto ko lang maika, yun yung nararamdaman ko. Kaya pala, sumasakit yung pusod ko. Medyo sumasakit yung pusod ko eh. Siguro, yun na yung nakita na may internal bleeding. Kaya yung kapatid ko na nasa Bicol, hintayin ko dito uli yung lalaki kasi hindi pa naman pasukan. Dito na muna siya magbakasyon. Kasi yung anak kong panganay, inaayos yung, magpapabrace kasi yun eh, inaayos yung ngipin niya sa probinsya. No! Medyo risky na talaga ang pagbubuntis kapag 35 above. Sa bata at sa nanay, sa mother, risky na. At medyo mahina na yung mga ugat-ugat natin. Hindi na kagaya nung dati na mga 25-30, medyo malakas. Eh kasi diba rumurupok yung mga boto-boto natin. Mga internal organs natin, tumatanda din syempre yun. Kasi nagkagamit. Minimal lang naman siya. Minimal subchronic hemorrhage. Pero meron pa rin pagdurugo sa loob. Kailangan ko ng rest. Awalay, bawal ang contact. Bawal na pumuhat ng mabibigat, katulad ni Bunjiday.
bawal kumain ng mga pagkain na masama sa buntis. At bawal ma-stress. At kayanin ko to kasi hindi naman kami mayaman. Alam mo yun, sapat lang yung kinikita ng asawa ko kasi wala akong trabaho. Kaya kakayanin ko to. Mawala ng pag-asa kasi ano lang yun eh, mind over matters. Kapag inisip mo sa sarili mo na hindi mo kaya, hindi talaga, kaya positive lang tayo. Pag inisip mo na kaya mo, kakayanin mo talaga. Saka, syempre, look at the positive side. Diba? Hindi kami lalabas ngayon. Ito lang kami sa loob ng bahay kasi ito, pag nasa labas kami, pahabol ng pahabol to. Parang nakawala sa hawla. Unahan mo pa ako? Unahan pa niya ako kumain ng lollipop. Marami na rin ako nararamdaman. Alam mo yun, paghising ko. One month and 2 weeks and 2 days pa lang itong nasa aking tummy. Pero may nararamdaman na agad ako. Nakakaramdam na ako ng mapait na panlasa. Nakakaramdam na ako ng pagkahilo. Kasi wala pa akong vitamins. Anyway, sa Monday, pinuha niya yung lollipop. Ubus na kasi yung lollipop. Thank you. Inatansya ko pa yung katawan ko o yung lakas ko kung kaya. So kapag medyo kaya, maglalaba ko ng pantit. What? Go, go, go! Fight. Pinanganak ko si Jaya is 36 ako. Medyo nahirapan na nga ako panganak kasi two nights ako naglibon sa kanya. Ayaw niyang bumaba. Pinaputok na yung panabigin ko, hindi pa rin siya bumababa. Alam mo yun, gusto lang niya mag-stay sa tiyan ko. At sana lalaki to. Kasi pag lalaki na to, parang gusto ko na magpalaigit. Gusto ko na maraming anak, kaya lang, mahirap na magbuntis kapag medyo may edad na. Kaya ko sa isip ko, pero yung katawang ko yung hindi kaya. Ngayon! So, magpupunas pa ako ng say, pero nadadahanin ko lang. Maglinis lang ako ng bahay, walis-walis, konting bunas. Pero, yun nga, ganito kaya nito. Pagkatapos ko ng isang gawain, magwalis, umuupo ako. Kasi ayaw kong ma-pressure yung katawan ko. Kasi kailangan ko nga ng rest. Kaya lang, ang hirap naman kapag hindi ako gagala. Di ba dyan yung bahay? Isa ko muna ito. Napunas na muna ako ng sahig, saka yung mga unan yan. Ayusin ko na muna. Pabalik ako. Gaya ng sinabi ko, hindi kami lumabas. So, dito lang kami sa loob ng bahay kasi kurtso budiday, so wala akong kulay. Nagpabili lang ako ng pizza. Merienda namin ni Buditay. Ngayon siya, naglalaro siya. Mga alas 7. Hinihingan lang ako sa parang nagpagod na ako. Saka, yun, parang inaantok ako. Hindi pa ako nakapagluto kasi nagdi-depress ako ng manok. Ganun na depress. Kalimutan ko kasing ilabas kanina. Hindi ngayon palang didepose. Dapat na marinate ko na siya eh. Kailan namin yung pizza. Kakain na kami ng merenda ni Bibita. Nagpabili lang kami ng pizza dun sa kapitbahay namin na bata. Binigyan ko lang yung dalawang slice. Ito siya maubos na. Pizza! Masarap yung ganito eh. Delicious. 75 medium size. Ganito ko siya kalaki. Ilang slice ba ito? No! Pero kung bilhin mo, maubusan namin na. No! No! Yeah, kita pet! Kita na yung pizza eh. Favorite na ito eh. Bukas meron akong check-up kasi yung kahapon ni entrance B na ultrasound, ano lang, midwife and radiologist yung naandun. Pero na-identify nila na merong internal bleeding. Bukas, yung doctor talaga, check-upan ko. Ayoko nang
midwife, yung assistant, gusto talaga uubigay. Yung pakaramdam ko ngayon, okay naman, pero medyo nalalakit yung puso nito. Kapit lang talaga, kapit. Kaya ito. Hanggang dito lang muna guys, and bukas mabalikan ko yun about din sa check-up ko. Kung ano talaga yung diagnose na pinakita sa akin dun sa ultrasound. Okay? And bye-bye! See you tomorrow! Bye-bye! House! What's that? Cute! Okay. Bye-bye! Bye-bye! A kiss! Kiss! Bye bye. See you. See you morning. Okay. Bye bye.